Good vibes lang, ika nga nila. Pero paano kung ikaw ay nasa gitna na ng pagsubok sa buhay? Lumipad ang aming team sa Baguio para surpresahin ang isang masugid na tagahanga at supporter ni baby ko, Moxie. Hello sa baby ko dyan. Ito, narigala tayo kay Jake. Ito, mumurahin lang yan. Ibigay lang sa kanya. Bike, luko talaga ito si Mark. Bike, bro. Power blades kayo. Kasi ito, headset. Ayan, kasi syempre, mahilig siya manood ng Korean drama eh. Tapos PlayStation 1. Surprise visit to. Alam niya, bukas pa tayo pupunta sa kanila. Iyan yung reaction niya. So ayun, nakalala ko si Jake na galaro kami ng ML. Galaro ko ng ML as a ML player, streamer. Mahirap mag-solo. Lagi kang talo. Lagi kang talo dyan. So naghahanap ka ng marunong maglaro. Eh si Jake, isa sa random na nakasama ko. Ang galing mag-clod noon. Ito yung tita ni Jake. Maririnig kasi tayo ni Jake. Hi, mga baby ko! Noong una, nangihingi sa akin ng skin yan. Eh, ayoko pa naman nang nangihingi yan ako kasi ayoko na nangihingi na yung skin. Ayoko na masana yung mga bata na nangihingi na yung skin. Manonood sa akin. Gusto ko, masaya lang sila. Gusto ko yung totoong pagmamahal. Yung parang gano'n, totoong gusto nyo ako. Hindi yung dahil lang may kapalit. Ngayon, sabi ko, huwag kang hingi. Nainis ako. Sabi niya, birthday ko naman eh. Parang gano'n, minsan lang naman. Binigyan ko, pero sa pilitan. Masama pa yung loob sa kanya. Sige, pinihingian ako. Ayan, so, ako yung unang akyat, tapos susunod kayo, okay? Para kunwari, alam na is barkada niyo yung mga bisita. I mean, barkada ko pala. Tara, let's go! Ano? Naihingal ako, gagawin. Dumami na kami sa GC, mga bata. Marami na akong bata na kilala. Sabi ko, uy, pagka umasenso ako mag-streaming, magkanyan, pagka lumaki yung network, lumaki yung streaming natin, gawa tayo ng pro team. O di kahit di tayo mapit sa mga malalakas, basta practice kayo, pili ko lalakas kayo, may mga tira kayo eh, mga arit. So yun, ikaw, Villajo, pwede ka ba? Ikaw, ganito, pwede ka ba? Oo, oh, pwede, gusto ko yan. Ikaw, Jake. Ang sabi ni Jake, nahihiya po ako. Bakit nahihiya? May sakit ka ba? Parang ganun, sabi niya, parang ganun na nga po. Ano, sakit mo? In-stock ko yung, profile. Sabi ko, lagi nakahiga sa picture. Sabi ko, lumpo ka ba? Sabi ko, hard ko nga eh. Sabi niya, parang ganun na po. Ay, wala, doon ako na bahala. Ano to? Doon ako nagka-interest. Asa si Pablo? Ayan. Ano, may, bukas pa kami. Bukas pa kami. Hindi ka salita, Jerry. Ano ko na starstruck ka na? Nakita ka na artista? Sabi ko, tagatiyanong ko sa tiyanong, ano nangyari, ganyan. Yun, nabangga nga daw siya ng jeep, 4 years old siya. So parang pag-flash mo yung dati na nanghingi siya ng skin, tapos ganun ako mag-harsh. Tapos alam mo yung hirap ko sa stream, hirap ko parang, paano to, hirap mo sa buhay yung mga problema mo. Hindi lang stream, iba bang problema. Pero yung problema mo ni Jake, lumalaban. Para bang, naging inspiration yun eh. Para bang nakabag ako, ko Jake, sorry na karan, medyo ayoko lang kasi talaga nito. Naintindihan ko po yung Moxie. Oh, talaga, salamat. Oh, hello mga baby ko, sa mga nagtatanong, pumunta na kami kila Jake. At eto na si Jake, ang aming unico iho. nung 4 years old po ako nasagasan. Makulit po kasi, kwan po kasi noon nasa trabaho ako ni Papa doon. Nagka-almasal, tapos sabi ko, kay Papa punta ako kay Mama. Eh, hindi ako pinayaga ni Papa. Yun, tinakbuhan ko siya, nagugupit siya doon. Halaga ko kasi sila nung nagpatrabaho ng Papa nila parehas, naiiwan sila. Eh, makulit. Makulit talaga yung parang batang 2 taon, parang bibo na makulit na. Ito, cellphone na to, binili. Binili ko yung case, pero iba yung loob. Ito ang cellphone na to, mga 3 months ko lang siguro nagamit, Jake. Nung bago ako mag-stream, nung naglalag na ako sa stream, bumili ako ng ibang phone. Ito pa paman ako kay Jake.
Bala ko sana ibenta. Sabi ko, yung pera, mauubos din. Bigay ko na lang ito sa susunod. Isip ko sana sa ate ko. Yung ate ko, kaya nang bumili. Kanya na lang yung... Kasi si Jake lagi sumasama. Sa lahat ng kasama ko, siya yung hindi umayaw. Eto, omay ko to. Pagkasama ko to, matalo kami ng dalawa. Gugutom ako. Cha-charge muna ako. Eto, hindi, kahit matalo kami. Ako pagalagagalit eh. Diyan ka na muna, ako muna mag-isa. Tapos yun, so, pinipisip ko, sa dami-dami ng streamer, dami ah, 1,000 ang streamer sa Pilipinas. Bakit sa akin sinakto nung pagkakataon? Bakit sa akin binigay ng Diyos natin o may kapal na sa akin? Anong purpose? Anong purpose mo? Nakilala ko siya, tapos nalaman mo ko yung kwento. Natulala ako noon, siguro 2 days ako nakatulala. Sabi ko, bago matulog ah, grabe yung kwento noon. Paano yung kalagayan niya ngayon? Paano yung mga sa paligid niya? Paano kung wala na yung ibang nag-aalala sa kanya? Ano kung siya na lang? Kaya niya ba? Kaya ngayon, sabi ko, gusto ko itong tulungan. Sabi ko sa kanya nga eh, ako nagka mag-edit, bigyan ka na cellphone pagsimula. Tapos pag kaya mo nang umupo, kasi may sugat pa siya, hindi pa siya kaya umupo, nakahiga eh. Bigyan ka ng PC. Nagka-edit, para kita ko yung sustento ka sa sarili mo. Makikita ka naman eh. Kumikita tayo sa stream, kumikita tayo sa mga vlog. Ibigay ko sa'yo kahit papano, ganong klaseng ito lang. Baka na? Joke lang. May nagbiro ng comment noon sa stream. Nito lang yan, last week o ngayong week. Pinagbiro na bata na, ewan kung bata siya o ano, hindi niya siguro naiisip yung sinabi niya. Ang lumpo ba, nakakasabay ba sa takbo ng buhay? Nasabi ko, si Jake at sa Discord, parang pang nahihiya ako. Pero kay Jake siguro feeling ko wala lang. Kasi sanay niya siguro, parang immune na siya sa ganun. Pero para sa akin, parang sorry. Parang sa pronong. Pero hindi ko sinabi na sorry. Sabi ko na lang, oo naman, bakit hindi? Pati ba, hindi ka naman talagang totally na dead end mo na, di ba? Talagang kung kaya mo, kung talagang sa isip mo, maraming paraan. Kaya ng ito, magbibigay tayo ng options, di ba? Maraming options sa mundo. Sobrang dami. Huwag mo isasaray sa nasabihin mong wala na. Kung naramdam ka naman walang butas ngayon or pag-asa dyan, darating, meron talaga. Yes. Nung nakilala ko po siya noon, sobrang saya ko po kasi wala pa akong kalami noon. Ako lang. Yung mga pinsan ko ganun. Pero ngayon, yung mga pinsan ko, hindi ko na nakakalaro. Kaya yung nakilala ko siya, sobrang saya. May kalaro ako. Medyo ito sa kanya ang pain ko. Kasi kung hindi ko siya kailangan ako, siguro. Boring siguro yung life ko. Nakahiga lang ganito. May kalaro. Ayun, gusto ko na kay Jake na salamat. At yun, kahit minsan tala, nag-stream ako ng 10 hours, 8 hours, 12 hours yung pinakamatagal ko noon, sinamahan ako. Walang tigil, walang palya. Lahat ng stream ko gusto niyang sumama. So talagang deserve niya yung binigay natin. Pag-visita dito, deserve niya. Sa mga nanonood naman, mensahe ko, yun. Sana maging aral itong yung mensahe namin, o mensahe ko, sana maging aral itong nagawa naming document, Lenten special na to, na sana huwag na huwag kayong mawala ng pag-asa sa kung ano man meron sa buhay ninyo na nahihirapan kayo. Paano pa yung iba, di ba? Laging merong liwanag. Sa oras ng kadiliman, meron dyan. Basta huwag kayong mawawala ng pag-asa, lalo na sa mga kabataan ngayon, no? Guy, and malaking tulong po ito, and God bless po sa iyo. Thank you po.